Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw Mindanao. Umapila na ang militar, PNP at ang LGU sa Pikit North Cotabato sa publiko bunga ng lumalalang sitwasyon ng kriminalidad doon na mag-cooperate upang matigil ang patayan na kung saan mayroonang naitalang 30 ang mga nasawi sa nakalipas na 24 na buwan. Ayon kay Member Parliament of the Bangs Samuro, Dr. Kadil Sinolindong, kailangan na ngayon ang madali ang cross-section support sa komunidad, police, militar at yaong mga peacekeeping missions sa Pikit. Karamihan kasi sa mga nangyaring patayan o pinatay ng riding in tandem ay yaong mga barangays na nasa loob ng SGA o ang Special Geographic Area ng Bangsamoro Region kung saan ang Pikit ay nasasakupan ng Region 12, subalit ang bilang ng mga component barangays ay sumapi sa pamahalaang Bangsamoro o yaong 63 mga barangays na bumoto pabor sa inclusion na mapasama ang kanilang barangay sa BERMM. Kailangan ngayon ng Region 12 at ng Bangsamoro Regions ay gumawa ng hakbang upang matigil ang kaguluhan sa Pikit ayon pa kay Sinolindong. Sinabi naman ni Bangsamoro Autonomous Regions of Muslims Mindanao Labor Minister Muslimin Sima na siya ring chairman ng Moro National Liberation Front na kanya nang inatasan ang mga MNLF members sa Pikit na tulungan ang LGU sa hakbanging ikalulutas ng tensyon. The police, the military and LGU of Pikit will not succeed in their common security effort without public support, pahayag pa ni Sima. Sa panig naman ni PRO Bangsamoro Regional Director, Police Brigadier General John Goy Goyon, nais ng opisyal na magkaroon ng joint peacekeeping mission sa Pikit sa pagitan ng PRO 12 at ng PRO Bangsamoro. Sa panig naman ni 6th Infantry Division, Philippine Army at ng Joint Task Force Central Commander na si Major General Roy Galido, hindi siya tutol sa naturang panukala. Kanya na kaagad inatasan ang 6th Osikan Infantry Brigade at ang 90th Infantry Battalion na may direktang saklaw sa bayan ng Pikit na ipairal ang tinatawag na maximize support sa lahat ng mga law enforcement agencies at ayudahan ang Pikit Municipal Police Stations. Nitong nagdaang linggo, nag-imbestiga ang alkalde sa Pikit na si Sumulong Sultan sa Barangay Kalawag matapos ang armed confrontation doon. Nitong linggo pa rin, 3 babae ang nasawi habang isa ang sugatan sa nangyaring gun attack sa may Barangay Gligli, Pikit, North Cotabato. Sinundan ang pagbaril sa riding in tandem kay Jojo Cinco sa Pikit Poblasyon. Si Jojo Cinco ay kapatid ng pulis na binaril sa loob ng kanilang bakuran. Oktobre 8, 2 ang sugatan sa pagsabog ng granada sa isang metal welding shop sa poblasyon Pikit. 2 ang biktima, isang nakilalang si Abdul Raof Mustafa Pangatong. Dinala ang 2 sa Cruzado Medical Hospital sa Pikit. Ang mga dokumentadong mga pangyayari sa Pikit ay nagbungso ng pag-apila ni 6th Osikan Infantry Brigade Commander na si Jovencio Gonzales sa mga Pikitinos na huminahon dahil mariresolva din ang mga natalang kaguluhan, lalo't itatatag ang Joint Peacekeeping Missions sa pagitan ng PRO 12, PRO Bangsamoro, 6th Infantry Division, Joint Task Force Central at mga iba pang mga law enforcement agency, mga peacekeeping force sa naturang lugar. At tuloy nanawagan na huwag agad maniniwala sa mga balita sa social media na karamihan ay walang kumpirmasyon. Will Ramos, Simen Robin Reporter na Mindanao, nag-ulat live para sa Simen Pilipinas.